pagbatang ex ganun. Puro kasi ano eh, syempre pagbata ka, laro-laro. Pero ano, ewan ko mas maharot pa nga ako nung bata ako. One day I walked out the aisle, holding on to my mom. I'm a king my dad. Pero oo, alam ko may ex. Oo. Ex yun. Haunted ba yan? Oo, meron yata. Pero talaga yung mga bata nagdadaan sa mga ganun. Yung ano, yung ex na di alam ng magulang. O, maalam mo na ngayon na may ex ko ako. Sa akin lang yung ano, sa akin lang. Hirap talaga kayo ngayon, no? Nahihirapan kayo ngayon, no? Ngayon naiintindihan ko na. Kasi akala ko, sa akin lang kayo, ganyan. Sa lahat pala, no? Ganyan kayo ngayon, no? Hirap pala talaga kayo. Akala ko kasi binibigyan nyo sa ibang ano. Oh, shit. Tapos ako, di nyo binibigyan. At yan, no? Ba't tayo naghihirap ngayon? Kami din naghihirap kami ngayon, eh. Talaga nga naman, no? Gipit din, no? Hindi, alam ko kung bakit, eh. Kasi, araw-araw ba naman yung live, di ba? Kahit siguro ako, eh, kung araw-araw yung live ng idol ko, baka ano, eh. Baka di ako makanood araw-araw. At naubo ko. Ilang oras ba? Siguro 1 hour and 30 minutes ganun. Kasi kahapon naka 1 hour ako. Or siguro 2 hours. 1 hour and 30 minutes or 2 hours. Hi coach! Andito po si Coach Mia. Hello po! Napadaan si Coachy! Amanda ko eh. Guys, pakitaan nyo si Coach Mia, oh. Grabe kayo, nakakahiya, oh. Andito si Coach Mia, hindi kayo nagsisipagbigay, oh. Ano ba naman yan, guys? Huwag natin pakitang gipit tayo ngayon. Sino yung mga aminamics dito? Magpalakpaka naman gamit yung halo-halo. Ay, naku, isang chocolate heels daw. Patay tayo dyan, Coach. Mga ano po ngayon, eh. Mga butas po ang bulsa po nila ngayon, Coach. Thank you, DJ Juliana. Thank you. Ba't ba kayo nagipit? Thank you, J-Dong. Yeah.
ABC yung crush mo. Ikaw. Crush kita eh. Lapag ka naman oh. Crush, lapag ka naman. Thank you for 20 happy. Ayan siya for 20 happy crush. Naiintindihan ko wala kayong pera. Thank you, Hazel Cruz. Thank you, Alma Green. Thank you, Emil Fred. Thank you, Ajay. Thank you, Riza. Bilib nga ako sa inyo eh, kasi kahit araw-araw yung Kumu live natin ngayon, nanonood pa rin talaga kayo eh, no? Wala kayong sawa. Kahapon, di tayo nakapag-live ng maayos kasi super pagod na talaga ako. Di ko na kaya, bumabagsak na yung katawan ko. Habang nagkukuntuhan nga din sila, Mami Ruth, ano na, papikit na yung mata ko, pag-ano na eh. Kaya maaga din umuwi sila, JD, kasi para makapagpahinga. Andiyan pa ba sila? Kakasabi ko nga lang na kaya maaga umuwi para makapagpahinga eh. Saan uuwi? Sa banyo namin din. Yun na. Sa parte pa rin ng bahay namin. Thank you, Chef Jay. Thank you. Thank you, Jay Dong. Hindi ko tuloy alam kung anong kukontent ko ngayon. Ayoko naman kayong budulin. Anong gusto niyo gawin natin? Thank you, Al Nazrin! Ay, grabe naman talaga, oh. Thank you! Nakakaubos din pala pag araw-araw nag-live. Kanina ka pa naka-live eh. Late ako. Hindi oh. Ilang minuto pa lang ako naka-live. Hindi ka naman late. Next month ba araw-araw pa din? Hindi. Actually, kaya kami nag-araw-araw. Kasi medyo ano... Na-late dapat nung ano pa, nung auna yata. Kaya ngayon naghahabol kami. Pero next month hindi na ganito, hindi na araw-araw. Balik na sa mga dating schedule next month. Ayan ba yun? Bakit? Thank you for 20. Thank you, Gwen. Kapag ready ka na, kahit anong age. Kailan, ikaw, kailan ka ba, ano? Kailan ba tayo kakasal pa? Hindi, ano, siguro mga, ano, 35, gano'n. Tapos gusto ko yung, ano, ideal age ko pagka nagka-baby ako, mga 45, gano'n. Mga 45, 42, gano'n. Gusto ko yung ano, para pag lumabas sa akin yung bata, yung hindi ko na maaalagaan, yung madededo na ako. Para wala na akong ano, isipin pa na, ay naku, may aalagaan ako. Yung malapit na dapat ako madedo. Yung...
Joke lang. Joke lang, syempre. Ano ba? Anong Gina ba? Ha? Sino sabi niyo? Ha? Ano ba yun? Ano yun? Bakit? Bakit? Ano nga yun? Ha? Ano ba yun? Paro-paro G kayo? Thank you, Bura Tatata. Thank you. Alam mo, kundi lang Kumuniverse yung binigay mo, hindi ko babanggitin yung username mo. Pahama ka, ha? Pasalamat ka at Kumuniverse ang iyong binigay. Hmm? Ayun ba yun? Ayun ba yun, Gina ba? Ha? Ewan ko sa inyo. Sino kaya yung mabait na magbibigay sa cash? Hindi pa. Moodle pa rin pala eh, no? Baka may magbigay sa GCash, antayin ko na lang. De joke lang. Ano gusto niyong gawin natin? Kata tayo gusto niyo. Wala akong energy ngayon eh. Wala akong energy mag sa pagkakalat ngayon kasi nabuhos ko kahapon. Dami kong energy. Ayun. Thank you, Onchi Mendoza. Story time tayo. Okay. Anong gusto niyo ikwento ko? Anong gusto niyo ikwento ko? Horror? Ano tayo? Tulog challenge. Gusto niyo ito? Meron ako experience, di ba, syempre, dati nung mga bata tayo, sabik tayo mag-bike, di ba? Tapos kapag natuto ka na mag-bike, ano ka na? Parang sobrang aggressive mo na sa pagbabike. Ang dami ko na na-experience, ay na-aksidente ako sa pagbabike. Dami kong ano eh, sa scooter, na-aksidente ako. Meron pinakamalalang aksidente na ano, na nabangga kami sa truck. Tapos kasama ko yung ano, si Ate Andrea. Yung tropa ko. Nako ako no. Kasi pagmulat ng mata ko, si Ate Andrea nandun na, di ba bas, yung ano, yung bike, di ba? Tapos sa harap ng bike may basket. Nandun na si Ate Andrea. Ano na si Ate Andrea doon sa may ano? Ay, hindi niyo pala kilala yan. Basta andun yung friend ko, andun na yung friend ko, pagkamulat ng mata ko, andun na siya sa basket ng bike, nakaupo siyang gano'n. Sabi ko, te, nangyari sa'yo dyan, te. Buti na lang. Oh, Rose Pearl, thank you, Rose Pearl. Grabe naman, Rose Pearl. Ayun, so, ayun, ang happy ko. Ay, ang happy ko. Hindi naman ako happy na nagkaganon siya. Natawa lang ako, ba't ganon yung itsura niya? Tapos, alam mo yung sugat-sugat na yung mukha naming dalawa tapos. Pero wala namang ano, wala namang na-injury. Na-injure. Wala namang na-ano masyado. Tapos meron pa, ano, ang kasama ko naman si Drew, yung pinaka-best friend ko. Kasama ko siya, babike kaming ganyan. Yabang-yabang namin. Eh biglang ano, ano na kami. Yung bahay kasi namin before, pag dire-diretso mo,
tapos kakakanan ka sa isang street. Sa street na yon, kami yung nasa pinakadulo, tapos yung sa dulo na yon, pader na. Tapos natawa ako kasi nagbabike kaming ganyan. Tapos biglang umulan, napakalakas. Eh kakaligo lang namin yun. Galing kaming labas, gumala kaming dalawa, yan, kaartihan. Biglang umulan. Binilisan namin pagbike yun. Loko, pre, dalian mo, umuulan na, dalian mo. Tapos lakas ng ambon. Tapos pagka ano, pagka, saktong-sakto pagkabilis namin dun sa bike. Pre, dalian mo, yan, umuulan na. Biglang natanggal yung ano, anong tawag doon? Pedal, eh, kadena ba yun? Kadena? Biglang natanggal yung kadena. Tapos yung preno, ayaw mapreno. Ayaw, hindi na maano, ang tawag doon, ma-stop. Hindi na siya mapreno, tama no? Mapreno. Hindi na siya mapreno, natanggal yung kadena. Pre, gagi, ano eh? Pre, loko, ano gagawin natin dito? Patay tayo. Tapos yun, biglang bugs. Kapader, wasak-wasak yung bike. Tapos dalawa kami nakabalandra kaming gano'n. Tapos paiyak na kaming dalawa. Parang kami basang siso. Kasi umuulan. Tapos nabangga pa kami. Ganyan kami. Nagtinginan kami. Eh, syempre yung mga tropa. Pagka nagtinginan, di ba? Iba yung atake ng mukha. Parang ano? Parang kahit gano'n pa kayo kaseryoso pag nagtinginan kayo sa mukha. Eh, syempre pag tropa, matatawa ka talaga. Ayun, parang wala lang din. Inaksidente ka. Ang dami ko na experience pati sa ano sa scooter. Pinakamalala kong aksidente sa scooter talaga. Sa scooter kasi dahil doon nakapagpa-brace ako. Kasi yung ngipin ko dito. Sa yung dalawa na yun, pantay na pantay yan dati nung bata ako doon. Eh tapos na ano ako na ako sa scooter. Biglang na etong dalawang to, biglang umusog na ganun kasi nauntog. Sakit nun, gagi. Loko, para sakit nun. Biglang umurong yung ano. Paano ba naman kasi, alam nyo bakit ako nabangga nun? Ay ba, hindi ako nabangga nun eh. Loko. Yung bodyguard dun sa village kasi yon. Ay, village ba yun? Oo, village yata yun eh. Oo, village yun, village. Dami, gaganda ng bahay oh. Tapos, dun sa village nyo, pwede kang magbike, pwede kang ano. Ang ganda kasi talaga, ang ganda ng lugar na yun. Dun sa, alam niya, Kings Point, sa QC, dun kasi nakatira yung pinsan ko. Mga ano ko, mga tito ko, tita ko, ganun. Alam niya yan, Kings Point, sa Novaliches. Tapos, hindi yun. Hindi niyo alam. Okay lang. Sa Uyo, doon. Tapos, nagbabike ako. Eh, first time ko kasing hindi naman first time lumabas. First time ako nakakita ng mga babae. Ang tataray. Tapos ano, parang, eh syempre ako, mula ako sa maliit na bahay na purita, na biglang dumayo ng village at feeling mayaman. Diba, yung mga mahihirap, yung mga, yun pa yung mga makakapal yung mukha na akala mo kung si mga social climber. No? Tapos tawag dito, eh di ayan, nag-scooter ako. Hindi yung scooter na ano, na motor ah. Alam mo yung scooter na ano, yung kailangan mo pang padjak-padjakin, ganun. Ayun, doon ako na ano. Eh tinatarayan ako ng mga babae. Ikot-ikot ako sa kanilang ganyan, ikot-ikot ako. Ang tapang ko ako na mag-isa. Ang tapang-tapang ko talaga. Hindi talaga ako nag-water sa mga away-away, nakakapikon. Then, ikot-ikot ako sa mga ganyan. Tapos, pagkadaan ko sa kanilang ganun, tinitigan ko silang ganyan. Vlog, biglang tumalembang-talembang yung scooter ko. Eh, pero malayo na ako nun, malayo na ako sa mga babaeng yun. Kala nyo, ha? Vlog, biglang talembang-talembang. Tapos yung bodyguard, nakatingin sa akin. Oh! Ano yung itsura ng bodyguard? Itsura ng bodyguard ako. Oh! Ano yung nangyari sa'yo? Ano yung nangyari sa'yo? Tapos yung mukha niya, hindi mo ma-explain na parang, natatawa ka ba, kuya? Parang, ayaw na tumawa. Siyempre, yung mga bata. Siyempre, kami yung mga bata dati. Yung mga bata dyan, pagka alam mong tatawanan ka, mas lalo kang maiiyak. Oh, ano yung nangyari sa'yo? Nakukang bata ka! Sabi sa akin, tapos hinatid ako doon ng ano, kasi hindi na ako makalakad talaga, ngudgud talaga, as in yung mukha ko, tapos punong-puno ako ng sugat, tapos
Puro dugo, as in puro dugo talaga ako. Tapos nabalian yata ako noon, alam ko nabalian ako eh. Sinusundo ako ng nanay ko. Papalapit sa amin na ano, kasama ko sa yung guard, tapos papalapit sa amin yung nanay, sinusundo ako. Tarantada ka talaga. Ano na namang ginawa mo? Yung may anforo, sugot ka na sa mukha, tapos na-aksidente ka, may kurot ka pa dito, may kurot ka pa dito. Tarantada ka talagang bata ka. Hindi ka na nadala. Loka-loka ka talaga. Pero yung mga words na yung mga loka-loka, papangitin yung mga words, mga PI, mga ano, mga ganun yung mura sa akin ng nanay ko. Tapos pag ano ko, eh syempre, yung bahay yun ng mga tita ko. So andun yung mga pinsan ko, mga lalaki. Pagka ano ko dun, nakaganon na isa kong mata kasi hindi naman makadilat. May pasa ako, may bukol ako dito, malaki. Mga pinsan ko. Nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Titinginan silang ganun. Ako, pikon na ako. Natatawa ba kayo? Hindi kayo nakakatawa yung ganun. Alam ko, maawa kayo. Uy, ano talaga nun? Promise. Yung talaga yung pinakamalala kong ano. As in, hindi siya tagdalawang ano. Hindi siya isang ganun lang. Ang dami kong ano. Tapos, pagkatapos kong natalembang sa scooter, umikot-ikot pa yung katawan ko. Kawawa kaya ako nun. Dami ko na kaya napagdaanan sa ganitong klaseng edad ko. Nahulog pa ako sa ano, puno ng mangga. Tapos napaso pa ako ng tambucho dito sa ano. Pinaka ano ko, ay eto oh. Ito ba yun? Basta meron akong paso eh. Baby pa lang ako, nalapnos yung balat ko. Nalapnos ng ano, water dispenser, yung sobrang init. Nalapnos yung balat ko. Tapos na paso ako ng tambucho. Siguro kaya ano, sanay na ako sa ano, na masaktan, gano'n. Ang kulit ko kasi nung bata eh. Alam niyo yung mga karayom, di ba? Mga karayom. Tapos iaano mo dito. Ilulusot mo dito sa may pinaka, yung unang layer ng balat mo. Igaganon mo dito, tapos magic ko. Alam niyo yun? Ay nako, ilang beses akong naano, pinag-aaralan ko yun. Ilang beses ako natusok-tusok dito, ilang beses nagkaroon ng butas-butas tong ano ko. Kaka-testing ta dun sa mga magic ko. Bago ako natuto nung dami kong butas dito. Yeah, trypophobia, hindi naman yung ganun. Yung ano lang, yung kasi sugat, ganun. Tapos meron pa, ano, na-try nyo na bang tusukin yung sarili nyo ng ano, syringe? Ako, ganun ako katapang nung bata ako. Kasi gusto ko maging nurse. Sinutusok ko ng ganyan. Yung legs ko. Na ganyan ko. Ewan ko nung bata ako, tapang-tapang ko sa karayom. Tapos ngayon, ewan ko, siguro dati akong baliw. Tinutusok ko talaga dito. Tapos kukunin ko yung dugo. Ang masama dun, ipapasok ko ulit. Mali pala yun. Ginagawa ko yun nung bata ako. Totoo! Ginagawa ko yun. O ganun ako dito. Tutusukin ko ganyan. Tapos kukunin ko yung dugo. Tapos tatanggalin ko muna yung ano, yung syringe. Tapos ipapasok ko ulit sa balat ko. Dito ko naman ipapasok. Tapos gaganon ko. Oh my gosh! Nagawa niyo na ba yun? Sino nakagawa na nun? Basta nagawa ko na yun ilang beses. Ako lang ba? Ang tapang ko, no? Trippings talaga. Kasi ba naman, sino ba namang ano, si mami kasi may kasalanan?
paano mag-iiwan doon sa kwarto ng ano? Eh, syempre, natutuwa ako na, nasa-shock ako na, wow, na-amaze ako. Wow, akala ko sa ospital lang merong ganito. Ba't kami merong ganito sa bahay? O, yun, napaglaruan. Masama yung mga laro ko dati. Mga laro ko dati, pinagsusuntukan ko yung mga bata dun sa amin. Tapos ako yung... Ako yung referee. Hindi ko pa awate hanggang wala akong nakikita ang dugo. O, suntukan o. Wala akong mga sa tenga. Naku, mukha ko yan. Pinagsasabunutan ko yung laro namin doon. Friendly game, sabunutan. Ang kulit ng mga laro. Yun. Pero baka natawa ako. Kasi, yung laro, di ba kung ganun yung mga laro namin? Yung pinsan ko, ang dami kong mga pinsan, puro lalaki. Siyempre, malilit pa kami nun, kaya magkakasintangkad lang kami, ganun. Naipagsutukan ako. Wait lang. Ay, hindi ako nangulangot. Yung tira ko lang, may sipon ako. Ganun din. Ayun. Ito nga, balik tayo sa ano. Hindi ako nangulangot, tinignan ko lang, may sipon ako. Nag-feel ko kasi may liquid eh. Gaya na pagsuntukan ako sa pinsan ko. Kasi ako, pag di ako nananalo, naano ako, parang feeling ko ako na yung pinakakawawa sa buong mundo. Ayoko, natatalo ako sa away. Ganyan. Ay, hindi to suntukan. Maraming ano. Pero ito na lang muna ko kwento ko sa inyo. Alam niyo yung tubo? Sa ano? Sa gripo? Tinanggal kasi yun nung tita ko. Doon sa probinsya. May nakita akong tubo. Dalawa. Binigay ko sa kanya yung isa. Pampasan tayo sa ulo. Ano? Pampasan tayo sa ulo. Tapang ka ba? Hinampas ako agad. Lutong. Hinampas ko rin siya. Nagampasan kaming ganyan. Mga, alam mo, loko-loko yung yaya niya. Hindi kami inaawat. Loko-loko. Nanonood siya. Nanonood siya talaga. Na-amaze siya. Wow. Sino kayang mananalo dito sa dalawa? Sino kayang titigil? Siguro gano'y nasa isip niya. Sabi ng piso, pupukpukan kami ngayon. Yung pinsan ko, eh, thank you, Vienna. Yung pinsan ko, umiiyak na, eh, ako, so, sa sobrang tapang ko, sa sobrang gusto ko, yung feeling matapang ako, hindi ako umiiyak. Tak. Eh, biglang napalakas yung sa pinsan ko. Siguro mga 30 beses, tapos sa pinakahuli, nilakasan niyang ganun. Tak, talaga kayo. Eh, di ba, yung laro namin, salitan, nung pinukpok niya ako malakas, pak, hindi ko na siya pinagante. Miss ka, pinagganyan mo. Ayaw talaga patalo eh. Mga ganun-ganun. Ngayon, ewan ko, ba't yun, wala na akong lakas ng loob para sa mga... Pini ko naranasan niya na rin yun. Mga ganung laro. Naranasan niyo na ba yung mga ganun? Sorry ko. Bata pa rin. Alam mo, paano di ako magiging ganun? Lahat ng mga kaibigan ko kasi, puro lalaki, walang babae. Meron akong, pagka may babae akong ano, kaibigan, mga maaarte, ano, ayoko ng ganun. Kaya, yung mga kaibigan ko, lahat as in puro lalaki. Tapos mga pinsan ko, wala talagang babae, puro lalaki. Mga kapatid ko, sa lahat ng kapatid ko, ako lang ang babae. Sa side ni mami, sa side ni daddy, ah. Pero kay mami, magkaiba kasi kami ng daddy ni Ate Liz. So, ako pa rin ang babae, di ba? Gets it? So, mahirap talaga. Kaya yung kilos ko din, kilos sa lalaki. Ngayon ko lang alam natutunan, no? Parang magkilos, ano, babae. Mga laruan ko nun, eh, kasi si mami, hindi niya kasi ako mahilig bigyan ng mga laruan, gano'n. Bibigyan niya ako once in a blue moon.
yung so yung mga laruan ko, nakikihiram lang ako sa mga pinsan ko, mga laruan ko, barilan, mga dart, mga ganun. Wala talaga akong Barbie na ganun. Meron akong mga Barbie, pagka bibilan ako ni Mami, tuwan-tuwa ako. Tapos ano, pinaglalabing-labing ko yung ano, yung babae tsaka lalaki. Oh, di ba? Aminin nyo, nung bata kayo, ganyan din yung nagawa nyo. Ganun din kaya kayo. Diba? Ano kayo? Yung Barbie ko dati, nung binilan ako ni Mami ng Barbie dati, alagang-alaga sa akin yun. Pinapaliguan ko. Inuubos ko yung shampoo namin, yung sa isang ano, yung tatlong sachet. Inuubos ko yun sa buhok ng Barbie ko. Tapos, wala kaming aircon nun. Ginagawa ko, may sariling kwarto yung Barbie ko. May sarili siyang kwarto. Alam niyo ba kung ano yung kwarto niya? Freezer. Para may aircon. Nahigaan pa siya doon. Tapos paggising ng mga galit na galit sa akin, yun ay sasasampal ako. Ang gulit ko yun, no? Mga ano, isip bata. Ilalagay sa freezer yung mga ano, Barbie na kasi. Hindi pa ako nakaranas yung ano, yung toy na may ano, favorite ko yung ano, may lutuan ba ako? Oo, meron ako mga lutuan, pero ang pinaka-favorite ko yung cellphone, yung pring-pring, tapos yung may ikot-ikot na gano'n. Cute. Ngayon, pwede mo na ginagawa. Oh, hindi na, syempre matanda na ako. Kwento ko lang ha. Yung kami magkakapatid. Kuya Arby, Kuya Pastor ako. Super close talaga kami as in. Tapos as in araw-araw asaran. Alam niyo kung ano yung asaran namin? Kalabitan na ganyan. Paramihan kami ng kalabit na ganyan. Ganyan ako ni Kuya. Ayaw namin nakakalabit kami. Kasi feeling namin talong-talo kami. So, tatabi sa akin, ganyan yung Kuya Pastor ko. Naganyanin ako. La! Tapos gaganyanin ko siya. Tapos gaganyanin naman niya ako. Gaganyan ako hanggang magtatakbuhan kami. Lalakan niya ako ng pinto. Tapos iiyak ako. Tapos gaganyan naman yung pastor. Tapos bababa yun sa hagdan. Ako ang nagwagi! Tapos pikon ako. Tapos sasabayan pa siya ni Kuya Arvy. Ginawa ako nun. Hindi ba sinira ako yung gitara niya? Hindi, bukod pa pala yun. Pero, sunog ako kasi ako nun. Hindi ako umiyak ako nun. Pero, mas nakakahiya yung ginawa ko. Ang time ko sunogan. Lagi kasing sinisigaw ni Kuya Arvy kay Kuya Pastor. Nagsisigawan sila. Alam mo, sama yata. Parang hindi pang idol eh. Kukwento ko ba? Parang hindi kasi pang idol eh. Pero bata pa kasi ako nito. Ito mali ko to. Alam kong mali ko to ah. Pero nung bata kasi ako noon, siguro mga nasa 7 years old ako. Hindi ko alam yun kasi. Mas lagi nagsisigawan. Weh, ikaw nga nag... alam yun ah. So ayun, nagkakalabitan kaming ganyan. Ako ang nagwagi. Tapos iiyak ako noon. Tapos lalabas ako. So kaya pastor nag-jump. Tapos pinagalitan ako ng kapitbahay namin. Hoy, alam mo ba kung ano yung nasa alam ba kung ano yung lumalabas sa bunganga mo? Sabi ko, bakit? Sinasabi ko lang naman po kung ano yung sinasabi nila eh. Masama yan ako. Tapos na, sinubungan ko kay Mami, pinagsasampal yung bunganga ko. Hindi ko kasi alam dati yung mga gano'n. Thank you.
Si Kuya, parang si Kuya Anan. Itingin. Kalbahe ko nung bata ako. Grabe. Kaya kayo, ay, eto ah, i-ano ko sa inyo ha, yung, sa, ano ko lang sa inyo, sabihin ko lang sa inyo, na kapag meron kayong mga bata or mga mas nakakabata sa inyo na ano, halimbawa pamangkin or kapatid or pinsan, huwag kayong magsasalita, halimbawa mag-aasaran kayo, tapos yung pang-asar mo dito, yung sobrang nakaka-offend, yung ano, basta ganun, ma-adapt yun ng bata, tingnan nyo ako. Tingnan niyo ako hanggang sa ano nakaka-offend pala yun. Ngayon na ano nung tumanda-tanda na ako, na-offend kaya si Kuya noon. Nakaka-offend siguro. Nakaka-offend naman. Nakakahiya ganun. Diba? Nakakahiya yun, isisigaw mo sa labas ganun, tapos andun yung mga crush mo. Andun yung mga ano, yun yung crush mo, sisigaw mo ganun. Kaya kayo, pagka may mga bata kayong kapatid, mag-iisip-isip kayo ah. Hindi yung kung ano-ano sasabihin nyo pagka nakapaligid sa inyong mga batang ano. Huwag isisigaw. Ano lang, ibubulong lang. Si Kuya! About high school life naman, be. High school life? Be, puro away kasi eh. Wala po kong makakwento. Puro away talaga eh. Mga away-away talaga eh. Puro pang babardagol. Parang normal na sa... Basta. Hindi naman ako maldita, hindi naman yung ako yung nang-aaway talaga sa kanila. Yung ako yung nangunguna. Pag inaway ako, dun na. Thank you, Joe. Pag inaway ako, di ko natitigilan sa pag-ano. Halimbawa, isang beses niya lang ako inaway, siya araw-arawin ko na talaga. Daming ganun, dami ko nang naranasan na ganun. Meron pa ako naka-grade 8 ako nun. Mga kaaway ko. Senior high, tas mga grade 10, sinugod ako. Basta, kukwento ko pa ba yun? Alam nyo, may ano, siguro magsasampu sila, siguro kulang-kulang sampo, ganun. Lumapit sa akin. Mag-isa lang ako. Kaya akala yata nila pagka marami sila, eh, aatras na ako. Eh, hindi nila alam yung mga taga-probinsya, ma-ano talaga. Diba? Yung mga nasa probinsya, yan yung mga nasa Nebaisiha. Di talaga, matatapang talaga, literal na matapang sila. Tsaka yung mga nasa probinsya, ano, parang, syempre, masusustansya yung mga kinakain nila, so malalakas sila, ganun. Parang batak na yung katawan. Laking probinsya kasi ako eh. Eh sa probinsya namin, ano eh. Parang pagduwag ka dun, kahihiyan ka eh. Nadala ko yun sa Manila. Nadala ko sa Manila. Uy, pero alam nyo, nung sobrang proud ako sa sarili ko, nung naging idol na ako. Wala na. Dami kong natutunan. Sobrang tino, as in sobrang tino. To the point na sa sobrang tino ko eh. Yung kahit na inaapi na ako, wala na akong palag. Ayun. Nawala ng palag. True.
true. Character development. Nakaka-proud din kayo. Na natutunan rin ako i-lower yung voice ko kapag nagsasalita, ganun. Kapag nag-e-explain, kasi akala nila lagi akong galit dun sa MNL. Akala nila lagi akong galit. Dami kong, ay, meron akong nakaanuhan sa MNL eh. Pero hindi naman nakaanuhan. Naging mukha lang akong bastos, pero feeling ko, tingin niya, parang ano, basta, hindi si Claire, oh. Naku, Diyos ko, never kami nag-away. No, hindi si Ate Eka. Pero na-misunderstood din ako ni Ate Eka. Ate Bray? Naku, hindi ah! Siya nga yun eh. Malalabo nga nun eh. Sanay na kami sa isa't isa nun ni Ate Bray. Unang kita pa lang namin, alam namin na, uy, yung words natin ay iisa. Kapatid! Same vibes talaga kami, Ate Bray. Una pa lang, umpisa pa lang talaga. Bardagulan talaga. JD, hindi. Hindi. Magagaling sila sumakay. Magagaling nila. No. Magagaling sumakay yung mga yun. Sila JD sila. Ate Abby, hindi. Basta! O, tara, kanta tayo. Ooh! Kwento ko na lang. Ah, basta. Sobrang... Ah, basta. Basta rin. Basta. Basta. Wag hindi. Basta. Si Coco, hindi. Goods na goods kami nun ni Coco. Kami lagi magkasama nun sa mansion. Isa nga si Coco sa ano eh, sa naka-witness na lagi ako yung nami-misunderstood ako. Si Mari din, nung nalaman niya yun, umiyak siya. Yung mga tunay na nakakilala sa akin, umiyak. Tapos pinagtanggol ako. Hindi oh, hindi si Isa huy. Nung ginanyanan ako, nung inaway ako, nandun si Isa sa tabi ko. Hindi ah. Yun yung tagaluto namin sa mansion dati. Yapok! Yung ano pala no? Tagaluto pala, no? Tara guys, kanta tayo. Anong gusto nyong kanta? Kakanta ko ako.
Thank you, Clay. Thank you, Leomin. Grabe, hirap maging idol pro, Don Kane. Alam nyo, pinakamahirap sa lahat ng na, mahirap talaga. Alam nyo ko, syempre, naranasan ko na rin na, na ang dami ko nung nakahalubilong tao bago ako pumunta ng bago ako na sama sa MNL48. Syempre, bago ako kung grupo lang naman ng pag-uusapan. Nakahalubilo ko na din, syempre, unang-una yung AU dancer, 'di ba? Syempre, dancer ako before, so dami ko na din talaga nakahalubilo, dami ko lang. Ewan ko siguro, mahirap kasi talaga kasi sa, ay, diba, syempre, girl group, puro babae, hindi talaga may iwasan. Sun and Moon, ano yun? Patugtugin na lang natin, hindi ko kasi alam. Oh my gosh, 8% na lang. Baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces can waste my time, but you're my dream, girl. You make my 7% alone. You make the stars collide. And I don't know what I need to get lucky like this, but it sure feels fine. You want me craving for you night and day. I get anxiety when you're away. Wala pa nga eh. Wait lang. Thank you, Ariel. 56 minutes. 56 minutes pa lang po ako. Pero 7% na lang. 7%. 56 minutes. Bawal kaya talaga yun? Halimbawa, pag nag-end live ako, tapos magla-live na lang ako ulit, bawal kaya? Ilang minutes ka pa? 56 minutes pa lang ako eh. Wait lang, malapit na mag 57 minutes. 10 seconds. Inantay! Wait pa. Aya, 6 minutes. Thank you, Erlyn Repo. Keri kaya? Naman talaga. Thank you, Gab. Alam nyo, gustong-gusto ko mang humabol sa diamonds ko. Gusto kong ihabol yung diamonds ko sa ano, sa KUMU live ko. Kaso, hindi talaga kaya eh. Hindi kaya ng oras. Mahirap kasi talaga mag-live ng araw-araw. Mahirap yung iya-araw-araw. Dapat may mga pagitan eh. Ay, sana magbago na ang aming schedule. Buti di kayo naubos ng topic. Bawal maubusan ng topic dito pagka ubos ang content mo. Pag wala ka talagang content, automatic dapat ano eh. Marami kang kwento eh. Ilang percent na lang? 5%! Diyos ko, no! Ano? 5% na lang ako! Percent. Mommy, 5% na lang ako, ma. Wala, share ko lang. Bawal i-share. Oh, mag-share, mommy. 1 minute na lang. 1 minute. 4%.
parang di pamilya eh, no? Imit ng ulo. Percent, ang bilis. Ang bilis, ang bilis. Magpapaalam na ako. Papaalam na ako para hindi na ako magmumukhang ghoster dito. So, ayun guys. Siyempre, thank you so much for watching. I hope you nag-enjoy kayong lahat dito sa Kumu Live. Pinagalang. Wait lang, bukas ba meron akong live? Ano ba bukas? Anong date bukas? Ay, yeah! Last live ko bukas. Last live bukas. So, nag po kayo. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy po kayong lahat. And, ayun. Thank you, guys. See you guys on my next Kumu Live. Ay, tomorrow. See you guys tomorrow. 7 PM po ulit. Pero baka pabago ko yung oras ko dahil, ano, hindi. Sige, 7 PM. 7 PM po ulit. So, yun. Good night. Sweet dreams. I love you. Thank you so much po sa mga nag-send ng gifts and sa mga nag-tap ng hearts and especially sa mga taong nag-stay dito sa Kumu Live ko. Sino yun? Mga taong nag-stay dito sa Kumu Live ko para mag-support sa akin. Thank you so much, guys. I love you. See you guys tomorrow. Bye-bye. 7 PM po ulit. Sino bukas? Ah, sige. Charcoal. Bye-bye. I love you. Thank you.